Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share, comment below para alam ko kung ano ang iyong kuro-kuro opinion sa ating topic na pag-uusapan ngayon. Yes, and before that, I would like to say thank you very much sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng nanood, manood pa ng aking mga videos, and advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng mga OFW all over the world at sa lahat ng mga Filipinos. Nako, I'm sure gusto niyong malaman kung ano ang trending news ang ating pag-uusapan ngayon at bigyan ng kuro-kuro o opinion. Nako po, disclaimer lang ha. I'm just giving my own thoughts and opinions regarding this issue. Nako po, ito na. Hindi pala sinibak si Cardinal Tagle sa Caritas Internationalis. Fake news pala iyon, mga kabibig. Hindi siya sinibak. Oo. Pero ang tanong-tanong, kung bakit may mga news na sinibak sila? So, sino ang nagsisinungaling? Si Pope Francis ba nagsinungaling? Or si Cardinal Tagle? Ano nga ba ang katotohanan? Nako, pakinggan natin iting news nga nakita ko sa Frontline sa umaga sa TV5 na talagang binalita nila na hindi sinibak si Cardinal Tagle sa Caritas Internationalis. Let's all listen to this video. Sinagot na ng kampo ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang umano'y pagkakasibak sa kanila ng Santo Papa sa Caritas Internationalis. Kinailangan daw ibakante ang kanilang posisyon bilang paghahanda sa susunod na administrasyon. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualdez. Lumabas sa mga ulat nitong linggo na sinibak daw ni Pope Francis si Luis Antonio Cardinal Tagle bilang presidente ng Caritas Internationalis, ang charity network ng Simbahang Katoliko. Pero ayon sa Caritas Philippines, hindi sinibak si Tagle. Sa panayam sa DZRH kay Caritas Philippines Executive Secretary Father Tony Labiao na kasalukuyang nasa Roma, binakante lang daw ang posisyon ni Tagle at iba pang opisyal bilang paghahanda sa eleksyon ng Caritas sa susunod na taon. Binakante lang para sa eleksyon sa susunod na taon. Binakante? Why binakante? Susunod pa na taon ng eleksyon. Kailangan ba talagang ibakante iyon at papalitan ng isang other person? Kung next year pa yung eleksyon, dapat hindi maging bakante. Hindi ko magets, no? Sige, manood tayo, makinig tayo, mga kabibig. Sige, go. Assure everybody that this is a usual thing that we do every year. And for Caritas Internationalis, we do this because the election is due for next year. Every 4 years, a general election. So no worry. And sana we continue our mission to serve the poor. Sa naging plenary meeting ng Caritas Internationalis nitong Martes, mismong si Cardinal Tagle raw ang nagbasa ng decree mula sa Santo Papa kung saan inanunsyo ang pansamantalang administrator na si Pier Francesco Pinelli. Si Pier Francesco yung pinalit ni Tagle kasi binakante yung posisyon. Kasi ang election is next year pa. Kung nabakante, bakit pinapalitan? Diba mga kabibig? Ay, ang gulo-gulo. Git ni Tagle, hindi sexual abuse. Ito ha, ito ang komento ni Tagle sa issue na sinibak siya. I would like to assure you that this is not about sexual harassment or sexual abuse. This is not about, again, mismanagement of money. The decree clearly stated the intention. Yan ang sabi ni Cardinal Luis Antonio Tagle, the President Emeritus of Caritas Internationalis. Okay ha? Kasi napabalita na sinibak sila, kaya Tagle at iba pa, it's because of mismanagement. Yung pagbubuli daw sa mga empleyado, kaya sinibak sila ni Pope Francis. Pero sabi nila, hindi na totoo. Ay, naku, naguguluhan ako. Abuse o maling pamamahala sa pera ang naging dahilan ng desisyon ng Santo Papa.
Proseso raw ito ng pag-unawa, pagsunod sa spirit of freedom at pagkakaisa. Ito oh. Ayon kay Father Tony Labiao, nagsilbi na ng dalawang termino bilang presidente ng organisasyon si Tagle. Freedom at pagkakaisa. Ito ang sabi ni Kaya Tagle. This is a call for walking humbly with God and a process of discernment, confronting our unfreedoms and following the spirit of freedom. At the same time, the walking together of different cultures in their unique expressions of humanity. O yan ha. So hindi sila sinibak, binakanti lang, pero may pumalit. Gets nyo? Hindi sinibak, binakanti lang for the election for next year, pero may pinalit. Diba? Ang gulo. Ay, let's proceed. Ang presidente ng organisasyon si Tagle. Dahil dito, hindi na raw pwedeng mahalal ulit sa susunod na eleksyon si Tagle matapos ang 8 taong panunungkulan sa Caritas Internationalis. Gayunpaman, hindi naman daw nakakaapekto ang desisyon ni Pope Francis kay Tagle. Actually, binibiro nga namin, no? Nung after binasa niya yung decree, siyempre kami din, no? Nagtatanong, no? So, binibiro namin siya. Alam mo naman si Cardinal Tagle, di ba, kilala natin siya, pangiti-ngiti lang, patawa-tawa. No? At saka sabi niya, we need to work together so that we will continue to prepare for the General Assembly and hopefully we will improve our confederation. Tutulungan daw ni Tagle ang pansamantalang administrasyon sa pangangasiwa sa Caritas International. Sinasabi diyan, he will assist the temporary administrator. Of course, we need to have an administrator, no, for 6 months. So he is going to assist the administrator, especially in the area of coordinating with different caritases throughout the world. Isa sa mga kinukonsiderang papabili o posibleng kandidato sa pagiging Santo Papa si Tagle. Ayon kay Father Labiao, hinahangaan si Tagle sa Caritas Internationalis. Cardinal Chito, for the last 8 years, talagang admired siya ng Confederation, the way he managed the affairs of Caritas Internationalis. Pinaghahandaan na ng Caritas Internationalis ang General Assembly sa 2023 para ihalal ang bago nilang leader. Oh, yun pala mga kabibigay. Hinahanda na pala si Cardinal Tagle for the para maging next pope. Nako, mga kabibig. So ano ang ating mga komento tungkol dito? May mga ibang netizen naman talaga nagkomento din tungkol dito. Well, ang nabasa natin mga kabibig is sinibak talaga sila. Yun ang nakuha nating impormasyon. Pero sabi naman dito sa news na ito, hindi sila sinibak. Binakanti lang yung posisyon para sa 2023 election. Pero may administrator na nilagay. Nako ha? So kayo mga kabibig, ano sa tingin nyo? Ano bang katotohanan? Nako po, kalerke mga kabibig. Uy. Pero mga kabibig, may nabasa akong post ni Lorraine Mariti Badoy. Sabi niya, "We went to Vatican in 2019 to inform them of the infiltration of Caritas Philippines by the CPP, NPA, NDF so that this charity organization was being used as cover and without their knowledge by the biggest crime syndicate in the country and one of the biggest in the world, the CPP, NPA, NDF. I wonder if this has something to do with it. I would not be surprised." Ito ang komento ni Lorraine Mariti Badoy nung nalaman at nabasa nila na sinibak daw di umano si Cardinal Tagle. Pero sabi naman ng Caritas Philippines, hindi sinibak. Binakanti lang yung posisyon para in preparation for the next election for 2023. Kayo mga kabibig, ano ang yung komento koro-koro tungkol sa news na ito? Write down your comments below. Marami yung nagsasabi, so sino ngayon ang sinungaling? Si Pope Francis or si Cardinal Tagle? Comment niyo ha.